dito. Yan. Ayun yung before niya. Siguiente. Yellowish yung headlight. Ay mga watermark. Hindi ko sure kung kita sa camera. Ay mga light scratches. Ay, wala na yan. Sa yung mga watermark. Ayan. Nawala yung mga scratches. Go natin. Dito. Ito, scratch. Na-transfer yung paint. Yung mga minor scratch. Tayo dito nung na-transfer na bangga. Paint. Maalala nyo. Wala na rin yun. Yan. Watermark. Ano karaan. Ngayon, makinis na. Discolorated na. Parang namuti na yung pintura. So, kung maalala nyo, dun sa unang video natin, no? Ito. Faded na. Discolorated. Magaspang na rin siya. Ngayon, bumalik siya sa kintab. Parang salamin na siya ulit. Pumotok yung power cord nito. So, binuksan ko. Bali, pakita ko lang yung nabili ko na polisher. Nabili ko sa kanya is nasa 1,300. For personal polishing, pwede na to. Ang kasama niya ay 5-inch na buffing pad. At saka full pad. Then ito, separate ko binili yung 5-inch na cutting disc, foam. Sa Shopee din, nasa 130 yata yung bili ko. Papakita ko na lang sa link yung description. Tapos may kasama pa siyang extra na anong tawag dito? Handle. Tsaka yung pangtanggal ng disc. Project natin for today, minor detailing ng ating sasakyan. Kita nyo naman yung hood, namumuti na. Yellowish yung headlight. May mga watermark, hindi ko sure kung kita sa camera. May mga minor scratches. Ayan. Scratch. Na-transfer yung paint. Yung mga minor scratch. Yan. Watermark. Discolorated na. Ano, parang namuti na yung pintura. So, yan. Paikot yan, guys. May mga gasgas. Tsaka wala nang pintab. Yan. So, ito yung major concern natin, yung sa hood. Hindi naman natin mabalikan sa 100% kasi masyadong malalim yan. Try lang natin gawing
medyo decente. Ayan. Mumuti. Okay guys, abangan nyo guys. Pakita natin kung ano yung gagawin natin. So ang gagamitin natin, tulad nung last time na handbap natin is rubbing compound. Polishing compound ni Turtle Wax at saka yung Botnino Wax. So, testingin lang natin kung kakayanin niya yung ganito kalalim na damage. So, meron tayo ito. Yung personal na popping machine natin. Tsaka microfiber towel. Sa katulad kong hindi pa pro sa mga gantong jobs, mas maganda itong gamitin itong mga foam na cutting pads. Hindi kasi sila nakakasunog ng paint basta-basta. Yung ginamit kong foam dito is yung pinaka matigas kasi yung kinakat natin na paint is sobrang damage na. So expected ko rin na malalim to at medyo tatamaan yung base paint. Sa mga brand nyo na sasakyan tsaka mga OEM paint, hindi recommended na lagi natin gagawin yung rubbing, lalo na yung pag-rubbing compound kasi sobrang nipis nung top coat ng mga OEM paint. Maganda rin na simulan nyo lang siya sa 2x2 feet, yung section by section kayo at panel per panel yung jobs. So, para mas madalian lang kayo at makuha nyo agad yung tamang cutting. So yung process nung pag-rubbing, pwede mo siyang ulit-ulitin hanggat hindi ka satisfied dun sa na babap mo. Pero make sure na i-check mo rin yung foam mo, yung cutting disc mo, kung nangangain na ng base color or yung katulad nito, black yung base paint ko. Dapat hindi masyadong kukulay o dapat top coat lang yung kinakayod natin. Pero dahil nga na masyado na tong malala yung oxidation nito, as in talagang damage na yung top coat. So kailangan ko na lang pakintabin talaga kasama na yung base paint. Sa mga tulad natin dyan, yung mga maintain nyo maigi yung mga paint nyo, huwag nyo nang hantayin na humantong sa ganitong sitwasyon. Medyo pricey magpa-paint. Alam naman natin ang pinakamura na kilamos or yung isang panel, 2,500 to 4,000. Pagdating din naman sa external detailing, medyo pricey din. So, itong option na to, DIY, ito yung tingin ko na makakatipid ka tapos makakapag-invest ka pa tulad nung personal popping machine. So nabili mo siya less than sa expenses pag magbabayad ka ng professional. Yun nga lang, take the risk. Nasa sayo na yon. Kung gusto mong mag-aral talaga, pwede mo naman i-pursue. Basta siguraduhin mo lang yung first customer mo o yung pagpapraktisan mo na panel is sa'yo. Huwag kang tatanggap ng sasakyan ng iba. So, take the risk. Lahat naman nagsisimula sa
beginner. So wala naman pinanganak na magaling. So yan guys. Kasama yan sa ano natin, yung experience. Kung gusto nyo palang mapanood yung sa restoration ng headlight, in-upload ko yun separate video. Pero the same din yung gamit natin na mga material. So ginamitan din natin yun ng rubbing compound, polishing compound, tapos wax. So yun, hinanbak ko lang yun kasi niliya ko naman yun ng 1000 grit. So panoorin nyo na lang guys, check nyo na lang sa channel ko. Ilalagay ko rin yung link sa baba nyan sa description. So masarap sa pakiramdam guys na matututo tayo sa sarili natin. So part din to ng maintenance. Importante din siya. Then kailangan nyo rin alagaan ng wax yung ating mga paint for protection sa araw, sa ulan. So maganda na laging nawawax yung pintura kahit na anong season pa yan. So sobrang natagalan ako talaga dito sa hood na to kasi sobrang oxidized na talaga yung paint niya, sobrang lalim. Pagka sinagad ko pa to, buti na talaga yung base paint, masyado lang ano, malala yung damage. So tapusin natin to, ulit-ulitin lang natin yung process, buffing. I-wipe out lang natin yung excess, tapos yan, tapusin ko lang tong isang panel, then proceed tayo sa polishing. Same process din pero magpapalit lang tayo ng cutting disc o ng foam. Yung kukunin natin na foam yung medyo mas malambot dito, yung color orange or yung yellow. So dito sa mga foam na to, iba-iba talaga yung ano niyan. May color code sila. Iba-iba yung ano, tigas ng foam. So mas matigas, mas malalim yan mag-cut. At dahil malala yung damage, kinailangan ko yung pinakamatigas na foam. So ito naman yung polishing compound. After natin ma-rubbing compound, makikita nyo medyo glazy na yung paint. Natanggal yung mga oxidized pero nawala yung kintab o may mga glaze na siya, maputi na. Ito namang polishing compound, ito yung magbibigay kulay sa pintura. So ipapolish niya, pakikintabin niya ulit yung pintura. So parang nag-wet sanding ka kasi dun sa rubbing compound. So ito, mas finer naman yung grit nito. So check nyo guys kung ano yung, kung gaano kalaki yung magiging improvement after ng polishing.
So guys, kung kaya ng bulsan yung mag-invest ng mas magandang machine, mas better, di ba? Pero kung budget mill lang ang hanap mo, eh pwede na rin naman to. Affordable. Then magagamit mo naman ng maayos. Yung mga magagandang machine, yung mga dual action, yun yung mga ginagamit ng mga professional. So ito, putyo-putyo lang. Eh, salamat Shopee. Katulad din nung sa rubbing compound yung process, 2x2 feet lang yung section kasi huwag mo nga hayaang matuyo yung compound, at pag malapit na matuyo, iwa-wipe mo kasi pag tumigas siya ng gusto, medyo mahirap siyang tanggalin sa surface, kaya ginagamitan ko rin ng tubig. So antayin natin matapos guys at makikita nyo yung kaibahan. Pagdating nga pala sa microfiber na cloth o towel, bumibili ako sa mga surplus shop sa SM. So mura kasi siya, 3x100 towel size siya, yung pahaba, at hindi mo titipirin yung gamit. So alam naman natin sa microfiber, after mga ilang laba lang, nasisira na yung texture ng fiber niya. So hindi na siya magandang panglinis sa mga external ng pintura. Pwede yung mga panlinis-linis na lang sa bahay, ganun. Pero pag gagamitin nyo sa paint, wag. Laging bago dapat, or dapat laging maganda pa yung quality ng fiber niya. So yun, surplus shop. Tipid mode. Tapos pag naglalaba kayo ng mga microfiber guys, pagka gamit sa kotse, yung gagamitin nyo lang is yung liquid soap or yung car shampoo, pwede yan. Huwag nyo gagamitan ng mga detergent soap, kaya bareta, ganun. Nakakasira sa fiber din yun. So fast forward tayo, no? Same procedure. Ulit-ulitin nyo lang kung hindi pa kayo satisfied sa akin tab. Sa mga bago nga pala sa channel ko guys, pa-hit nyo naman yung subscribe button kung nagustuhan mo tong video na to. At marami pa tayong i-upload sa mga susunod na topic natin. So, nagtatopic tayo ng motor, motorcycle, vehicle, and mostly sa dalawa lang na yan. So I'm planning to buy a scooter nga pala, so siguro mas mapapadalas yung mga upload natin sa susunod sa motorcycle naman. So pagdating sa mga maintenance, yung mga kaya nating i-DIY, gagawin natin lahat dyan. Sa mga mahihilig dyan, mga tito yan, yung mga investment ng mga yan, hindi na mga laro-laro. So, kailangan na rin magtitipid-tipid yan. Yung mga konting mantsa pa pero
mas presentable na siya kumpara dun sa dati. I-treatment naman kung may mga scratches. So kailangan lang talaga ng tiyaga sa mga gantong project. Kailangan na lang oras nyo at hindi basta-basta yung pagbabuffing. I promise sasakit yung kilikili mo. Sa mga katulad ko nga pala na outdoor yung trabaho, make sure lang na hindi mainit yung araw. So hindi kasi maganda sa paint natin yung sobrang init tapos i-applyan natin ng mga gantong solution na nga kasira siya ng pintura. Kahit yung magco-wax, kailangan hindi siya directly sa sunlight. So tamang-tama yung panahon na ginawa natin. Bali yung trabaho ko pala na to guys, umabot ng 2 days in total kasi medyo kailangan talaga ng effort. Then nagka problema din nung nasira yung machine. So fast forward tayo. Guys, hindi tayo nagkaroon ng technical difficulties, no? Pumatok yung power cord nito. So binuksan ko at pang siya ng cord kasi yung pinaka wire niya masyadong malambot. Meron ako ditong spare ng power cord ng computer. Medyo mas matigas yung cord niya compare dito. So ito na lang ipapalit ko. Ayan na natin. So yung machine guys, dun sa seller, hindi ko naman siya nirate ng hindi maganda. 5 star pa rin siya sa akin kasi natapos ko naman yung trabaho ko. Pero siguro sa ibang user na hindi naman masyadong marunong sa electricals, eh problem nga itong ganito. So yun lang naman, mako-comment natin dito sa nabili natin. Yung power cord medyo alanganin. So proceed na tayo sa wax. Hindi ko na pinakita yung buffing dun sa kabilang side kasi same process lang naman. Masyadong mahaba yung video. So dito ipapakita ko na lang yung waxing tatapusin natin. Applyan na natin ng wax guys. So cure lang natin mga 10 minutes bago natin i-buff. Mamaya ita-timelapse na lang natin yung buffing. Pag ganito na yung wax guys, hindi na siya sumasama sa daliri, dumuyo. Pwede na siyang i-buffing. Pagdating naman sa waxing, medium speed lang kasi nagiinit yung wool pad pagka mabilis, baka masunog yung paint. So ingat lang. Or better kung ano, alanganin kayo sa wool pad, masyadong manipis yan. Pwede naman hand buff na lang. So isa pa sa mali ko dito guys, dapat yung cord ng buffing is laging nakasampay sa balikat. Minsan kasi nakakalimutan ko. Ito na siya guys, after natin siyang hand wax, ito na yung final. Meron pa rin yung discolorate, shadow na malalim.
tagos na kasi yan sa face coat. Ayaw mag-focus kasi masyadong reflected. Nagawa naman natin siyang mukhang decente. Yung mga head stretches, wala na yan. Sa yung mga watermark, kung yung shot natin ng nakaraan sobrang labo nito tsaka magaspang, wala talagang pintab. Makintab yan sa mga sides. Yan. Nawala yung mga scratches. Ito natin. Dito, yung mga watermark na nakaraan. Ngayon, makinis na. May mga white na residue na lang to siya sa ano, talsik. Pero car wash na lang yan. Makintab na yan. Yan, wala na. Mirror finish na yung ano, yung mga sides. Tapos meron tayo dito ng na-transfer na bangga. Paint, maaalala nyo. Wala na rin yun. Kung maaalala nyo, dun sa unang video natin, no? Ito, faded na. Discolor. Magaspang na rin siya. Ngayon, bumalik siya sa kintab. Parang salamin na siya ulit. Mirror na yan. Wala na yung mga light strap. Ganun din, paikot. Yung pinakita natin. So, ayan guys. Sulya pa natin ulit yung finished product natin. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin na to. At sana balitaan nyo ako kung ginawa nyo man ito sa sarili nyo. DIY din kayo. Feedback lang kayo sa akin. Maraming salamat sa panonood guys. Sana nag-enjoy kayo at nag-subscribe na rin kayo sa channel ko. Thank you sa suporta.